programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Naging malaya na si Lucy dahil nahuli na ang totoong salary na si Amanda. Ganun pa man, nangingibabaw pa rin ang galit sa puso niya at hindi man lang nagpasalamat kay Gia dahil sa naiambang nito sa paglaya niya at ang hustisya sa pagpaslang kay Adam. Nangingibabaw pa rin ang kasakiman sa puso ng mag-inang Dana at Lucy, kaya naisa na nilang bayaran ng malaking halaga ang abogadong si Attorney Wilson para i-dispose ang will at hindi na matuloy ang pagbasa sa last will and testament ni Adam, pero hindi ito nagpapatinag sa kanila. Lalong lumalaki ang problema ni Lucy nang nabalitaan niya mula kay alias Busing na nakatakas ang matagal na itinatagong si Harry at nagtungo ito sa kanilang bahay. Sa kagustuhan ni Lucy na mawala ng tuluyan si Harry ay ipinasundo niya ito kay alias Busing habang nasa labas pa ng kanilang gate si Harry, kaya dinaanan ito ni alias Busing sakay ng van at binaril. Kitang-kita ng mga katulong at guard ang nangyari, kaya tumawag sila ng tulong at agad isinugod si Harry sa ospital. 20 million ang kabuuang singil ni alias Busing kay Lucy dahil sa mga pinapagawa nito, pati na ang pagpapasunog sa opisina at bahay ni Attorney Marquez, pero hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa nagbabayad si Lucy at parang wala itong plano magbayad. Ito siguro ang dahilan na imbis papaulanan ng bala ay isang bala lang ang ginamit niya kay Harry at iniwan pa niya itong buhay sa labas ng gate ni Lucy. Isa ka ba sa mga natuwang buhay pa pala si Harry at siya ang magiging susi para buksang muli ang pintuan ng rehas para sa habang buhay na pagkakakulong ni Lucy? Kung oo, ay pindutin lamang po ang like at sana'y mag-subscribe ka na rin kung bago ka lang sa channel na ito. Thanks for watching and keep safe everyone!